Yan guys, Jabe Moto po ulit. Sa video to guys, ipapaliwanag ko ng maigi kung paano ang pagkakaiba ng Bosch relay at yung transparent na relay. Kasi marami pa rin nalilito sa function nito. Marami pa rin ako nakikita sa mga comment section na hindi gagana yun, masusunog yun dahil nga doon sa pagkaitindi na sa function ng relay. Yan. So ngayon, papakita ko sa inyo yung pinaka klarong explanation paano gumana yung relay na Bosch at yung generic na transparent. Yan, simulan na natin. Yan guys, simulan natin dito sa Bosch relay. Yan, ang Bosch relay ay SPDT. Ibig sabihin nun, single pole, double throw. Isa yung input, dalawa yung output. Yan guys, ito yung pinaka terminals niya. Yan, 30 yung galing sa battery, 86, 85 yung coil. Tapos may dalawa siyang pin, kasi 5 pin siya, bali 5 lahat. Yung nasa gitna niya pin, 87 yung code nun, yung number nun, at isa ring 87. Yan, yung 87 na yan, normally open yan, ang status po niyan. Ibig sabihin ng tinawag na normal, normally, wala pa siyang supply, open na siya, open siya. Yun ibig sabihin, kaya tinawag na normally open, wala pa siyang supply, open na talaga siya. Ngayon, ito yung pinaka-sematic niya. Yan, ito yung 30 na madalas laging papuntang battery para sa supply. Yan, yung coil niya, yung 86, naka-ground. Tapos yung isang coil niya sa 85, ayun yung positive na nilalagyan natin ng trigger. Yan. So yun guys, napapansin nyo, dalawang 87 yan, normally open yan. Once na wala pa siyang energize, wala pa siyang trigger, open pa siya. Pero once na malagyan na siya ng positive trigger, yung 87 yan, parehas yan, magkakaroon ng output na positive. Yan, sabay silang parehas may positive. Kasi parehas silang normally open at normally open. Once na ma-energize, magko-close yan, yung 30, mag-short yan sa dalawang 87 yan at magkaka-output yan ng parehas. Yun yung ibig sabihin ng pang 5 pin ito. Yung pang-apat na pin niya na 87, iisa lang ang function niyan. Iisa lang din ang output niyan. Positive kung positive din yung sa isa. Yan, ganoon lang yun. Purpose, yung ganoon lang yung gamit ng Bosch na relay. Yan. Ngayon, punta naman tayo dito sa generic relay. Yan, itong generic relay, transparent, 5 pin din yan. Yan, generic relay, SPDT yan. Single pole, double throw. 5 pin siya. Yan, ito naman yung pinaka-terminals niya. Ulit, yung 30 para sa input, 86, 85 para sa coil. Ngayon, napapansin nyo guys, yung isang pin niya, 87A, at yung isa, 87 pa rin. Yan, may ibig sabihin na yan. Yung 87A guys, normally close yan. At yung 87 ay normally open. Ibig sabihin ng normally close guys, hindi pa na-energize, yung 30 na yan, shorted na agad sa 87 yan. Yan, punta tayo dito sa schematic niya. Yan. Once na guys na hindi pa siya naka-trigger, hindi pa na-energize yung relay, yung 30 at 87A shorted na yan. Diyan na agad nakapunta ang pinaka-supply. Yan. Ngayon naman, once na nag-trigger ka na, naglagay ka na ng positive trigger o negative trigger pa man yan, yung 87A na to guys, mawawalan na to ng contact sa 30 at malilipat na to sa 87. So ngayon, yung dati mong normally close, magiging normally open yan. At yung trigger niya, mapupunta na sa 87. Ito na yung magkakaroon na supply dito, mawawala naman sa 87A. Once na na-energize yung relay. Magpapalitan lang yan sila guys. Pag nawala na supply, mapupunta sa 87A. Once na nagkaroon ng trigger, mapupunta sa 87. Yun yung pagkakaiba nila. Yan. Ganun lang kasimple. Ganun lang siya kadaling pag-aralan. Yan, kailangan syempre dapat may tester ka rin para actual mo siyang nalalaman. Yan, sa susunod na video ko, actualize natin to, ite-tester natin to, yung dalawa na yan, para malaman talaga natin sa actual. Ito, diagram pa lang to. Yan, sana may natutunan kayo sa diagram na to, sa pagkakaiba ng Bosch at generic relay. Yan, salamat.